Hello mga kapatsulito, no? Sa videong ito, isishare ko lang yung mga bagay na dapat nyong tandaan kapag kayo po ay magsiswimming, no? Hello mga kapatsulito, no? Sa videong ito, isishare ko lang yung mga bagay na dapat nyong tandaan kapag kayo po ay magsiswimming, no? Pasensya na kayo kung palingon-lingon ako dahil medyo nadidistract ako sa ibang mga dumadaan, no? So, hindi ko na-shoot to. So, hindi ko alam kung ano ang pagkasunod-sunod nito. Pero ito ay base lang sa akin bilang isang taga bantay, no? Bantay sa bilang isang pool lifeguard sa aking pinagtatrabahuan, no? So mga kapatsulito, para sa akin, dapat mong tandaan bago ka mag-swimming. Unang-una, pagmasid ka, tingnan mo yung kapaligiran, kung ano yung unang-una, tingnan mo yung mga pool rules and regulation, kahit saan meron yan. Mga kapatsulito, no, kahit sa bahay nyo, merong rules ang mga magulang nyo o asawa nyo o kung sino man, o tsupilato, patsulito. Pag sinabing magmasid, unang-una, alamin nyo rin yung lalim, kung ilang feet ba yung pagsisimingan mo bago ka tumalon, no? Kapag dito, no? Minsan kasi sa sobrang sabit natin, hindi na natin na iisip yung lalim. At higit sa lahat, hindi natin na iisip yung kapasidad natin sa paglalangoy. Kaya minsan, ito yung nagiging dahilan pagkalunod. Plus, ganito pang mga senaryo pagdating dyan, no? Additional to, mga senaryo, nangyayari talaga to sa totoong buhay, mga kapatsulito, no? Halimbawa, may bata na nakawala. Ay, swimming, swimming! Siyempre, tatakbo swimming pool yan. Di niya alintana yung lalim ng tatalunin niya. Hanggang sa, yun, swimming na siya sa unang pagkatalon niya, nakakakampay-kampay pa siya eh. Ngayon, syempre, itong kasama na nabigla at nakakita, pabibigla rin, no? Mostly, mga kapatsulito, ha, ito yung mga hindi mga marunong, sa totoo lang, mga nabibigla. Hindi yan agad-agad makakatalon. Hindi yan agad-agad. Kasi, pasasyak sila eh. Pero, kadalasan din, biglang tumatalon. Ang tanong, kapatsulito, marunong din ba yan tumalon? Mabuti sana kung abot nyo yung flooring. No? Kung tatalon ka man, at least, makukuha mo yung bata. Pero kung nagkataon na ang flooring nito ay hindi mo abot kapag sulito, sa palagay mo, anong pwedeng mangyari? Dalawa kayong maluluto. Kung nagkakataon na yun, bago pa lang yan mangyari, dapat isipin nyo muna. No? Alamin nyo, may nagbabantay ba sa pool? May iba bang naglalangoy dyan? May nakasulat ba kung ilang feet? Kung wala man, magtanong ka sa lifeguard o ano man, maintenance man dyan o ano man. Magtanong ka. Bata pa lang tayo, tinuturo na ng magulang yung So, magtanong ka. Isa pa, siyempre, huwag kang tatalon agad-agad sa gitna, no? Para masukat mo,
kung talagang hindi ka makatiis, sa gilid ka lang, umawak ka sa gilid. Umawak ka, huwag kang magmagaling. Kadalasan ganun eh. Lalo na kapag may nakikita na, uy, parang pinisisiglaban ang maglangoy na ito ah. Papatulan din, ang liit ng kokote, yan. Galulunod mo yan. So yun no, patsulito. Sana may mga napulot kayong aral yan. Isa pa patsulito. Yung mga bata, ito para to sa mga magulang o mga may class na pang bata pagpupunta ng ano. Bago kayong magsaya, isipin nyo rin yung wala bang masasagasaan sa ikasasaya nyo. Sabihin na natin ganito. Kadalasan, mga patsulito may nagbabantay sa pool o kung saan man. Ewan ko lang sa iba, na pool lifeguard o naatasan, sabihin na natin pool attendant dyan. Isipin nyo rin muna kung ano yung mga pool rules and regulation nila. Kasi sa totoo lang, andyan yung bigla na lang kayo tatalon, which is nasa pool rules and regulation yan. Kayo ang syempre yung nagbabantay. Pagsasabihan po kayo yan. Kasi unang-una, bakit po kayo pagsasabihan yan? Hindi lang dahil sa trabaho nila yan. Dahil unang-una, yung ikinasasaya nyo sa paningin namin na napakadelikado. Mantakalagay sa pool rules and regulation. No running. No running. Basa yung flooring pero nagtatatakbo kayo. Tumangon yung mga kasamang matatanda, pinangunahan pa ang pagtatakbo. Huwag ka. May pagkakataon pa na talagang nagtatumbling pa. Hindi nyo ba naisip, mga kapatsulito, na kapag may nangyari sa inyo, ay daladala rin namin yun. Daladala din namin yung sa konsensya namin. Parang ang tingin namin sa sarili namin ay walang kwentang nagabantay pag hindi namin ay magkupan yun, no? So, inabot na tayo ng gabi, no, mga kapatsulito, no? Disclaimer lang, mga kapatsulito, no? Itong mga tips at paalala na to, na walang pagkasunod-sunod o hindi lahat po ay nandito, no? Ito po kasi hinugot ko sa kaibuturan ng aking karanasan. Ang iba po rito sa pinagsasabi ko. Kaya huwag po kayong masyado dyan na mag-expect ng kung ano-ano. So, bago ko tapusin tong video na ito, mga kapatsulito, no? At gumagabi na rin po, no? Additional ko lang sa inyo, mga kapatsulito. Kapag po tayo ay magsisulit, huwag po natin iasa ang mga bata sa tagapantay. Sa pagsisulitan nyo. Opo, opo. Alam ko yung iniisip nyo na may tagapantay. Pero una sa lahat, responsibilidad nyo po yung mga kasama nyo pong bata. Para po, pagdating ng may anong sakuna na pangyayan, meron po kayong masisino. Joke lang po. Pero, ayun po ay totoo, no? Huwag nyo pong iasa sa nagbabantay. Hindi po yung mga babysitter. No? Nakamasid po sa inyo yan. Hindi lang po yung batang kasama nyong pinagmamasdan yan. Lahat po. Ultimo yung kapaligiran. No? Yan po yung mga tao
po, kami po kasi yung mga klase ng tao, kami yung mga nagbabantay sa pool o sa big dagat o saan man yan. Kami po yung mga klase ng tao na kapag kakumahin sa mga kinasan, akala mo, lagi nag-aantay ng kanin at sabaw. Real talk po yan, no? So hanggang dito na lang po itong video na to. Sana po ay kinapulutan mo kahit pa paano ng aral itong video na to, no? So yun lang po.